Di ba yung butterfly, merong antena? Ayun na, nakadaan sa akin na siya. Ako, tinamaan din naman niya ako eh. Oh no. Oh my God. Ano yung kisabihin na ako? Inis ko. Kinikilabutan ako. May iwan ka talaga dito kasi ayaw niya. Umalis ka. Ayaw niya, umalis ka. Ay, ang ganda. Para sa'yo siya, Ras, kasi nasa kamay mo. Tsaka favorite color ko siya. Oh? Ito sa kamay mo eh. Grabe. Parang may miracle na mangyayari. Thank you very much. Thank you. Ayon sa mga matatanda, ang mariposa ay isang simbolo ng kaluluwang nagbalik para magpaabot ng isang mensahe sa pinapakitaan nito. Hindi tuloy namin mapigilang mag-isip sa kakaibang pangyayari ng mariposa na dumapo mismo kay Rustum. Isa kayang mensahe ito mula sa Yumao para sa kanya. Nakakapangilabot nga ako, pero sa palagay namin ay iyon na nga ang nagtulak kay Rustum para ilabas ang buong katotohanan. Kasi dumating ako sa punto sa buhay ko na na-realize ko na meron ako ibang personalidad. Na kahit anong gustuhin ko na baguhin, kahit anong pagsisikap ko na natanggalin. And na-realize ko na parte ng kabuuan ko. Kasi nung bata ako, yung sinasabi ko sa yung bilugbog ako nung bata ako. Parang kung isipin mo, simpleng bugbog, di ba? Lahat naman tayo binubugbog. Pero yung bugbog kasi na yun is, kung babalikan ko ang buhay ko, parang yun ang humulma ng buhay ko. Yun ang humulma ng buong pagkatao ko. Hindi mo talaga siya nakakalimutan. Hindi ko makalimutan. Ilang taon ka na? 3 taon. Oh, naalala mo pa siya talaga? 3 taon kasi hindi ako pwede magkamali kasi nakatira pa kami sa isang bahay kung saan nakatira kami doon hanggang 1971. Pinanganak ako 1967. Mm-hmm. So, nandun lang yun sa panahon na yun, 1967 to 1971. Mm-hmm. So, between 3 to 4 years. Nung una, first time na nabubuga. Yun yung first recollection ko ng lahat ng mga nangyari sa akin. Very vivid kasi very, alam mo yun yung nakikita ko pa hanggang ngayon. Kung paano nag-umpisa. Anong dahilan? Ba't ka na bubuga? Lalaro kami ng mga kapatid ko. Mm-hmm. Hindi ko alam kung bakit ako nakadamit pang babae. Mm-hmm. Pero dinumatan ako ng damit pang babae. At nakita ako nung dumating bigla yung tatay ko. Mm-hmm. Tatay ko maraming asawa. Mm-hmm. So hindi mo alam kailan darating. Basta dumarating na lang. Mm-hmm. So naglalaro kami sa garahe. Tapos sa pagdating, nakita ako nakadamit pang babae. Bugbog. Talagang habak ako sa isang kamay. Sinisintron ako sa isang kamay. Na hinubaran ka, after kang hubaran. At bakel ang pinang sisintron sa'yo. Natamaan ka kung saan katamaan. Mm-hmm. Parang ganyan. So, alam mo yun yung lahat, yung rage. Rage yung natatandaan ko. Hindi anger, hindi ordinaryong galit, but rage, di ba? So, tapos bakla. Mga ganun na pumapasok. Yun yung inaano sa isip ko.
ano yun, masagal yun, masagal. Yung winawas-iwas ka, alam mo yun, kawa-kawa ka sa'yo. Tapos binubugbog ka. Habang nakatingin sa'yo yung mga kapatid mo. Hanggang, siyempre nagalit, malis, iniwang ka, pasapasa ka. Habang ubot-ubot ka. Tapos, kinuha ako ng lola ko, tapos habang karga-karga ako, dumarating, bumababa yung nanay ko mula sa kwarto. Tapos alam mo yung feeling na, imbis na nung dumating yung bumaba yung nanay mo, imbis na kulin ka. Para i-comfort ka. Alam mo, minumura ka para huminto, umiyak. Yun yung umpisa ng confusion ko. Yung mali siya tungkol sa kung anong kabaklaan. Kung paano mabuhay nung may mga tanong ka na hindi mo masabi sa ibang tao kasi baka magalit. So, pwede ba umihi dito? Naihi ka? Pasok ako. Pamasok ka na lang. Sandali lang ha. Ayun, maputol. Ano dyan na lang iihi? Sige. Wala akong pakailam sa kanila. Ganon talaga ako eh. Lang pakailan siya. Sorry. Grabe. Ihi-ihi na ako eh. Sorry, Ras. Hindi ako lang ako. I'm here naman eh. Tapos. Anyway, so since that time, nabuhay na ako sa takot. Nabuhay na ako sa ano mo yung tanong mo, sagot mo? Mahirap din yan. Kasi at a very young age, meron kang mali siya. Sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Pero wala kang matanong kasi bawal, di ba? Yung parang takot ka na baka walang umintindi. At saka bububukin ka ulit. Oo. Tsaka hindi ko maintindihan. Alam mo yun? Hindi ko alam kung ano yung... Basta ko binugbog. Oo. Yun. Until habang palaki ka ng palaki, nakikita mo yung salita. Parang yung sinasabi sa'yo, nakikita mo sa ibang tao. Tapos nare-relate mo sa sarili mo. Parang ganun. So, pinilit ko na baguhin. Alam mo, hindi baguhin, kundi pinilit kong hindi maging ganun. Bagaman laging sinasabi na ganun ka. Nakatatak sa utak mo yun. So,
Maski yung mga panahon na may mga tanong ngayon na paano may asawa ka, may ganyan. Lagi ko sinasabi na wala akong dapat i-explain kasi at that time I was confused. Kumbaga, ayoko maging ganon. Sino ba may gustong maging ganon, di ba? Parang naiintindihan ko yung ibig sabihin. So talagang, kung gustong questionin ng tao yung pagmamahal ko kay Carmina, hindi ko sila masisisi. Pero talaga mahal ko yung tao. Hindi naging issue yun. Pero dumating sa panahon na naghiwalay na kami. Kasi lagi nandun eh. Alam mo yun? Yung buwan sa utak mo na ikaw yun. Ito ka. Tapos meron ka ibang pakiramdam. Na hindi mo maintindihan kung ano, diba? Kaya ako, manis pumunta ng Amerika para hanapin yung sarili ko. Na sa Amerika ko nakita yung freedom. Hindi freedom kung hindi yung kasi dito, diba, yung parang kapag gay ka, kailangan mo damit babae, kailangan mo naka-makeup ka, kailangan malambot ka kumilos. Eh, hindi ako ganun. So, nakita ko sa Amerika yung all forms and sizes, di ba? Na kahit hindi ka malambot kumilos, kasi yun ang confusion ko nung araw. Kahit hindi ka malambot kumilos, kahit hindi ka nag-makeup, kahit hindi ka tumitili. Nasa puso yung pagiging gay. And I had no choice kasi na-realize ko na I'm gay. Sabi ko sa'yo ngayon. At sinasabi ko sa lahat ng tao. Kasi di ako masama sa tao. Dinadapuan ka ng butterfly. Siguro, sign yung sigla na labas mo yung kuwan na nasa bibig mo. Kasi sobrang bigat ka. Kaniniwala mo sa Diyos. Mama, maraming nagmamahal sa'yo.
Rostom Padilla, I love you very, very much. I love you.